Hello everyone! I am Ang Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon kung paano nag-a-add ng polynomials. Pero bago yon, aralin muna natin kung ano yung mga terms na kailangan ay familiar ka para maintindihan mo yung lesson natin ngayon. Okay, so let us have an example. 3x squared plus 2y plus 5. So, itong pinapakita ko sa inyo ngayon, ito ay isang example ng polynomial. Okay? So, sa polynomial na meron tayong 3 terms. Okay, pag-usapan natin yung first term. Ito po yung first term, second term, at ito ating third term. Kung mapapansin mo, yung mga terms natin, pinaghihiwalay sila ng plus sign or pwede rin namang minus sign. Okay? So, yan. So, dito tayo sa first term muna. Sa first term natin, 3x squared ay pwede nating hatiin sa dalawang parte. Numerical and literal coefficient. Okay po? So, sa 3x squared, yung 3 dyan, itong 3, tawag natin dyan numerical coefficient. Okay? At yung kasama niya, 'di ba? 3x squared. So 3 lang 'yung tinutukoy nating numerical coefficient diyan. Etong kasama niya na x squared, tatawagin natin 'yan na literal coefficient. Okay? So tapos na tayo sa first term, let us now proceed to the second term, 2y. So sabi nga natin, 'yung number na nakikita mo sa harapan nung letter, actually 'yung letter diyan tawag natin diyan variable. So, itong number na to, ang tawag natin dyan ay numerical coefficient. At itong kasama niya naman ay literal coefficient. Okay? So, dito naman sa ating third term, itong plus 5, may nakikita ka bang variable na kasama niya? Wala. Tama? Number only lang siya. So, kung ganito ang nakikita mo, ang tawag natin dyan ay constant. Okay, so meron na tayong natutunan na numerical coefficient, literal coefficient, at constant. Kapag number lang siya, walang kasamang variable. Okay, so let us try to add polynomials. Number 1, how many terms do we have? 1, 2, 3, 4. Meron tayong apat na terms na pwedeng i-combine. Kailan natin sila pwedeng i-combine? Kapag nakakita tayo ng like terms. Okay? Like terms. Ano bang ibig sabihin ng like terms? Ang mga term na yan, matatawag nating like kung parehas ang kanilang literal coefficient. Okay? So, sa number 1, ang literal coefficient dito ay n. Ito yung literal coefficient. Sa number 2, ang literal coefficient dyan ay yung n pa rin. Okay? Ganun din sa third term natin at sa fourth term natin, pare-parehas na n. In short, pwede natin i-consider na magkakagrupo sila. At kung pare-parehas lang silang n, pwede mo silang i-combine. Okay? So, paano natin sila i-combine? Ang gagawin lang natin, we will add the numerical coefficient o yung number na nasa harapan. Dito sa first term natin, kung may n ka, may variable ka, pero hindi ka nakakita ng number sa nasa harapan, pwede mong i-consider yung 1 dyan. Pwedeng magkaroon yan ng, o ang ibig sabihin niyan ay 1. So, dito meron na tayong 1 plus 2. So, 1 plus 2 is 3 na po, no? So, 3 plus 3 is 6 plus 2 is 8. At ang literal coefficient nila ay n. Isipin natin na na-combine natin yung mga yan kasi pare-pareha sila ng literal coefficient. Therefore, like terms sila at pwede silang pagsamahin. Okay? So, that is our answer for number 1. Next, let us proceed to number 2. 6x plus 3y plus 2x. So, first term, ang literal coefficient natin dyan ay ang x. Tama? Sa second term, ang literal coefficient natin dyan ay y. At ating third term, ang literal coefficient natin ay x. Okay? So, sino lang ang magkaparehas? Di ba yung 6x tsaka 2x, parehas sila ng literal coefficient?
So, pagsamahin natin sila, 6 plus 2 is 8. Grupo ng mga x. Okay? Hindi natin sinama ang 3y kasi iba siyang grupo. Iba siya, iba ang literal coefficient niya. So, dito, ito, na-combine na natin kasi like term sila. Kaya naging 8x. At isulat na lang natin yung natitirang 3y dahil hindi natin siya pwedeng i-combine sa x. So, therefore, our answer for number 2 is 8x plus 3y. Next po, let us have example number 3. A squared plus 3b plus b plus 4a squared. So, ganun pa rin, i-observe natin ang kanilang mga literal coefficient. Okay, dito sa first term natin, ito po, ang literal coefficient dyan ay a squared. Ang second term natin, ang literal coefficient dyan ay b. Sa ating third term, ang literal coefficient natin ay b rin. Sa ating fourth term, ang literal coefficient natin ay a squared. So, ano ang una nating pwedeng pagsamahin? E di yung magkaparehas po na literal coefficient. So, ito yun. Yan. So, ang add lang natin ay kanilang numerical coefficient, tapos i-copy natin yung literal coefficient. Okay? So, sabi ko nga, kung wala ka nakikitang number sa harapan, may 1 po dyan na hindi lang nagpapakita. Okay? So, meron tayong 1 plus 4 is 5. 5a squared. Okay? So, next. Oops, bura. Yan. 5a squared. Tapos tayo combine yung first and last term. Dito na tayo. So, 3b plus 4b. Ay, 3b plus b. Sorry po. So, 3b plus b. Ang sagot po dyan ay 4b. Kasi sabi nga natin, kung bilang yan, may 1 sa harapan yan. No? So, our final answer is 5a squared plus 4b. Next, let's answer number 4. 6m minus 4m. Okay, like terms ba sila? Yes, bakit? Kasi pareha sila na ang literal coefficient ay m. So, 6m minus 4m, 6 minus 4, so, 2 na lang yan. And then, copy natin yung literal coefficient na m. So, our answer here is 2m. And for our last example, meron tayong apat na given terms. So, dito muna tayo. So, apat na given terms natin. Ito ang literal coefficient nito, x squared. Ito naman, xy. So, ito ay x squared. At ito naman ay xy. So, hanapin natin alin dyan yung pwedeng pagsamahin. Ito at ito ay pwedeng pagsamahin kasi parang silang x squared, tama? Yun nga lang, ang magiging operation na natin dito ay subtraction na. So, 2 minus, ano ba yung literal, ay numerical coefficient dito, di ba may 1 dyan? So, 2 minus 1 is 1. Pero hindi na natin kailangan isulat pa yung 1 na yon, kaya magiging sagot na lang natin ay x squared. Okay po, ulitin natin. So, 2 minus 1, 1 na lang yon. Hindi ko na kailangan isulat actually. Pero dahil ito ay grupo namang x squared, kailangan kong isulat yung x squared. Next tayo, so negative xy or minus, oh, okay, negative xy plus xy. Ito pwede natin isipin na ito ay negative 1 plus 1. Dahil parehas silang xy, no? So, negative 1 plus 1 magiging 0. So, ito ay ika-cancel na natin or wala na po yan. Mawawala na. So, ang natira na lang ay x squared. So, this is now our final answer. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching!